mas maganda. Healthy naman siya, Amy, oh. Alin bang mas bagay? Hmm? Ang cute nitong pink na shirt, hindi ba? Pero sa palagay ko, okay din ang ganitong kulay. Ano? Welcome. Meron ka bang gusto dyan? Ang totoo, nagdadalawang isip ako kung itong pink ang dapat kong bilhin. Sa palagay ko, mas bagay sa'yo ang ganyang kulay ng damit, miss. Talaga? Para sa maitim na kutis sa gaya mo, black ang pinakabagay na kulay. Bukod to, napaka-fashionable din yan. Bagay sa akin at fashionable talaga. Pero gusto kong bumili ng pink na damit eh. Bagay na bagay talaga ang kulay na itim sa kutis mo, miss. Ganun po ba? Ah? Yes, sir? Ang totoo, nagpunta kami sa beach, kaya nabilad ako sa araw. Shiny, ganun ba talaga kaitim ang kulay ng kutis ko? Okay lang. Bagay naman sa'yo eh. Hindi kita bibigyan ng ashtray. Ha? Salamat po sa pagkaon. Maya, sarap. Ang sarap ng talong pag-otom. May tanong ako. Natural po ba itong maitim na kulay ko, Mama? Ha? Minana ko ba sa inyo to, Mama? Hindi ah. Umitim lang ako dahil madalas ako magbilad sa araw. Alam niyo ba, madalas ako masabihan ng iba noon na para akong hakatadal. Talaga hakatadal? Sabi nino. Nang papa niyo? Day! Hindi ba, papa? Hindi naman ganun kaitim ang kulay ng kutis mo, Mika na. Ang itim ko kaya? Lalo na kung i-compare kay Yuzu. Tingnan niyo. Lagi kasing maulap ang panahon ngayong taong to, kaya hindi ako umiitim pag nagsiswimming tayo. Natural na maputi ang kutis mo, Yuzu. Natural kasing maitim ang kutis ko, kaya lalo ako umiitim kapag sandali lang ako sa initan. Okay lang yan. Hindi mo dapat problemahin ang tungkol dyan. Hindi ba nagpupunta pa sa mga salon ng ibang kabataan para lang magpata ng balat nila? Hindi mo na kailangan yun, Nikan, kaya makakatipid tayo. Basta tungkol sa pera. Heto na naman, napaka-optimistic niyo talaga. Bakit kaya ako lang sa family natin ang maitim, Mama? Ay, ambot! Talong? Tama! Dahil sa talong! Talong ang dahilan, Mekan! Talong? Nung pinagbubuntis kasi kita, lagi akong kumakain ito. Araw-araw akong kumakain na napakaraming talong. Sabi nila, ang mga buntis raw may paboritong pagkain. Hindi ko alam kung bakit talong ang gustong-gusto kong kainin noon. Ano naman ang kinalaman nyo sa kulay ng balat ko, Mama? Ibig sabihin noon, nung nasa tiyan pa kita, marami kang na-absorb na sustansya mula sa talong dahil araw-araw akong kumakain noon. Hindi ba't kulay itim ang sustansya ng talong? Kaya naman naging maitim ang kulay ng balat mo. Ha? Ano to, lokohan? Hindi ito lokohan, Yuzu. Yung sinabi ko, totoo yun. Hindi ba't umiitim ang misusup kapag nilagyan mo ng talong? Oo nga. Umitim nga. Kitabs? Tama, talong nga. Talong nga, kasalanan ng talong. Talong nga ang dahilan ng lahat. Nagjo-joke lang kayo, hindi ba? Imposible naman mangyari yun eh. Mukhang may malaking kasalanan sa'yo si Mama, Mekan. Hindi ko alam na babae ka, kaya ang dami kong kinaing talong. Hello, good morning. Hi, good morning. Talaga, ang saya naman nun. Sama ako sa susunod. Sige. Ayos. Wow, ang puti niya. Ha? Huh? May sinasabi ka ba, Mikan? Ngayon ko lang napansin. Grabe, ang puti pala ng balat mo. Ay, ganun ba? Tingnan mo, itim ko kumpara sa'yo. Oo, ang itim mo nga. Ang itim mo kumpara sa akin, okay yan. Ang ganda ng kulay mo. Ibig sabihin ba nito, napaka-itim talaga ng kulay ng balat ko. Alam mo ba, gustong-gusto kong maging tan, pero hindi nangyayari yon. Namumula lang ako. Hindi ako umiitim. FYI, hindi ako nagpatan. Natural lang to. Nakakaingit ka naman. Mukha kang malusog. Alam mo, everyday daw kasing kumakain ng napakaraming talong ang mama ko nang pinagbubuntis pa niya ako, kaya naging ganitong kulay ko. Huh? Napakarami daw ang kinain ng talong nang pinagbubuntis niya ako, kaya naman naging maitim ang kulay ng balat ko. Nakakatawa ka naman. Ha? Nagbibiro ka lang, di ba? Pero hindi imposible yung gano'n na nangyari, hindi ba? Umiitim ang miso soup kapag nilagyan yun ng talong. Gano'n din ang nangyari sa akin. Sigurado yun. Imposible yung sinasabi mo.
Pero ang sabi niya sa akin kanina na problema daw siya. Hindi raw niya sinasadya na nangyari sa akin noon. Hindi raw niya alam. Ha? Talaga? Hindi alam ni Mama na babae ako, kaya kumain siya ng maraming talong nung pinagbubuntis niya ako. Kaya nagsorry siya. Wow! Anong kwento yan? Nakakatawa. Bakit ito matawa? Nakakaliw. Sabi ng Mama niya, nangitim siya dahil sa talong. Hindi ako naniwala nung una, pero nakita ko kasing umitim yung misusunod dahil sa tanong na nakahalo ron. Mama, may tatanong ako. Ha? Ano yun, Megan? Tungkol yung sa sinabi niyo na kumain kayo ng napakaraming talong nung pinagbubuntis niyo ako. Ha? Oo. Ano yung tatanong mo? Gawa-gawa niyo lang ba ang kwentong yun? Pinagtawalan kasi ako ng mga classmate ko. Yun ba? Luna mong nagsabi sa akin noon at sa palagay ko tama yung sinabi niya. May punto siya. What? Bakit ba kailangan ipasa ang ganong klaseng kalokohan sa mga anak nyo? Nakakahiya! Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Bakit ka nagagalit sa akin? Kasi kalokohan lang yun. Siguro, pero hindi rin naman yun imposible, hindi ba? Ha? Halimbawa, maninilaw ang baby pag maraming kinaing orange siyang buntis. Iitim naman yun pag marami siyang ininom na kape. Yeah, right. Narinig ko na yan noon. Nakita mo na? Kaya naman hindi mo pwedeng sabihin na kalokohan lang yung kwento ko tungkol sa talong. Ay, nako. Bakit ba napakadali mo maniwala sa ganung kalokohan? Anong pinagbubuntis niyo si Yusuf? Ha? Huh? Maputi po ang kutis ni Yusuf, hindi ba? Ano bang kinain ko nung pinagbubuntis ko siya? Summer nung pinagbuntis ko siya eh. Ice cream lagi ang kinakain ko noon. Napakainit ng taong yun, kaya ang dami kong nakain na ice cream. Oo, tama. Yun ang dahilan. Kaya pala maputi ang balat ni Yuso. Naalala ko na. Wait lang. Ano naman ang kinalaman ng ice cream sa kulay ng balat ni Yuso? Pero yun ang kinalabasan. Naging maputi siya, hindi ba? Matanong ko kayo. Paano naman kapag kumain ka ng maraming strawberry ice cream, ano mangyayari? Ano? Oo nga, kapag marami kinain strawberry ice cream ang isang babae habang buntis siya, ano mangyayari? Sa palagay ko, magiging mamula-mula ang kutis niya. Ha? Paano kapag honey yung flavor ng ice cream? Magiging parang green ang kutis niya. Paano kung marble? Ano? Marble? Sandali lang, mahirap yan ah. Paano kung marble? Malamang magkakaroon siya ng stripes. Bakit ba kasi ako naniwala sa mga sinabi niya na buha ng tuloy akong taon sa school? Atashin-Chi! Napakagandang pagmasda ng mga pulang rosas sa hardin. Si Tito Papa, naglinis ng bahay! Teka, anong ginagawa mo, Papa? Naglinis ako ng sahig kanina. Huwag ka na magpunas. Tama na yan, Papa. Nilinis ko na ang sahig, Papa. Ito ba malinis? Naku, napakarumi! Ang itim-itim ng pamunas! Ang itim-itim ng pamunas! Sandali lang! Yun lang ba masasabi mo? Ang itim! Sige na, Megan anak, buksan mo ang kamay mo. Sige na, baby. Ano, Megan anak, huwag ka nang umiyak, baby. Papa, ano yung nagawa niyo? Bakit yung tinititigil yung basahan? Hmm?
nangyari? Kanina umaga pa siya ganun. Parang lalo pa siyang dinanahang maglinis ngayon. Ang galing, para bang naon ang switch ni Papa? Ano, switch? Ang switch niya sa paglilinis. Dahil nasimulan na niya, siguradong tatapusin niya yun. Kung hindi, hindi siya matatahimik. Talaga naman, hindi mahilig maglinis ng bahay ang mga lalaki. Pero pag nasimulan na nila ang paglilinis, hindi na sila matatahimik. Wala siyang pasok. Bakit kaya hindi nalang siya magpahinga? Hmm, kunwari pa kayo, siguradong natutuwa naman kayo sa ginagawa niya. Ano? Hindi yan totoo! Aminin niyo na! Tumawin kayo, sir! Lordy! Ano nangyari? Naon ang switch niya? Ang switch niya sa paglilinis. Sa paglilinis? Mm-hmm. Ba't ganito? Bakit, Papa? Ano na naman yun? Ano na naman yun? Naglinis ka na ba talaga mabuti rito? Oo naman, Papa. Talaga? Eh kung ganun na to? Hmm? Boto ito na pakwan. Summer pa ito nandito. Bakit may ganyang buto sa carpet natin? Pagkakagulat naman. Niloloko mo ba ako? Papa, masyado ka namang mitikuloso sa paglilinis mo. Dapat hinay-hinay ka lang sa paglilinis. Kung hindi, maraming misteryosong bagay ang lalabas mula sa carpet. Napakaganda ng ilang rosas. Halika rito, Mama! Teka, nandiyan na. Ano ba yun? Bakit na naman? Papa, bakit pati ang supag yung nagalaw mo? Marami talaga alikabok sa likod ng mga muebles dito sa bahay. Ano, mga bagay na ito? Huh? Oh! Matagal ko na hinahanap ang midyas na ito. Isa lang yung nasa akin kaya hindi ko maisuot. Maraming salamat, Papa! Salamat sa wakas na hanap ko ng kaparis ng midyas ko. Sika! Huh? Bakit na silikod na supa natin ang mga gamit na to? Nandiyan na. Ikaw pala, Mrs. Mitsushima. Ay, may puruntahan ako malapit dito. Naistorbo ba kita? Naku, hindi naman. Halika, tumuloy ka. Pasok ka. Ah, sige, maraming salamat. Ay, magtitimpla lang ako nandiyan, ah. Naku, huwag ka na mag-abala. Nakakahiya naman. Ay! Hindi ko rin maalala, eh. Nakakapagtaka. Wow! Ang kinang ng bahay! Wow! Papa, marami salamat sa paglilinis mo! Pwede pa lang maging ganito kalinis ang bahay! Kung araw-araw lang sana nililinis tong bahay, hindi ito magiging ganong karumi, hindi ba? Hindi lang naman paglilinis ng bahay ang trabaho ng nanay. Marami pa ako ibang dapat gawin. Hindi ko pwedeng ubusin ang oras ko sa paglilinis. At isa pa, alam niyo ba nung minsan galing kami sa bahay ni Mrs. Misumi? Bakit? Alam mo, malinis at maganda ang bahay ni Mrs. Misumi, pero parang ang hirap huminga ron, hindi ba? Tama, nararamdaman ko rin yun. Palaging malinis ang bahay niya, wala kang makikita kahit na kaunting dumi. Naiilang tuloy ako tuwing nandun ako. Napansin mo rin pala yun? Hindi rin maganda, masyadong malinis. Kaya naman hindi ko masyadong nililinis itong bahay natin. Kailangan may kaunting dumi kahit papano para hindi nakakailang. Balisod ka pa. Pero okay din naman na maging sobrang linis ang bahay paminsan-minsan. Kailangan din ng ganito. Oo nga pala, pwede mo ba akong tulungang linisin yung stove sa susunod? Ang hirap kasing tanggalin ng gasa eh. Okay lang ba sa'yo? Maglinis ka mag-isa! Hi! Mama! Ano lang naman nangyari kay Papa? Hmm? Eh, hindi ba nagalit siya? Bakit naglilinis na naman siya? Nagulat ka ba? Gustong-gusto kasing gamitin ang Papa mo ang bago niyang armas. Bago niyang armas? Ayun, ako tignan mo! Huh? Steam cleaner! Aba na tanggal! Napakahusay naman ito! Pagkatapos kong bilhin yun, nahubaling siya! Parang masayang ang gamitin yun!
Hoy! Wow! Malinis na! Salamat, Papa! Ang linis ng kalan natin! May palalayanas ka pa? Pwede mo rin bang linisin yung toaster? Okay! Pwede mo rin gamitin yung steam cleaner sa bintana at sa bathtub! O, diba? Oh, gosh! Tuluyan na nakontrol ni Mama si Papa! Tagumpay siya! Atashin-Chi! 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 Papasok na ang kagalang-galang nating hukom! Narito na siya! Ayon sa nabasa ko tungkol sa reklamo niyo, gusto niyong alamin kung sino ang tunay na ina ng 4 na taong gulang na bata na ito. Naiintindihan ko. Ako ang tunay niyang ina. Maniwala kayo. Hindi ako ang tunay niyang ina. Kagaling-galang na hukom. Ako po! Ako po! Sa palagay ko, ang tunay na ina ng batang ito ay... Anong ililipat kung gusto niyo malaman ng ex? Ang tunay na ina ng batang babaeng ito ay si... Ang tunay na ina ng batang ito ay... Ang babaeng ito! Kamukha-kamukha niya! Anak ko! Ina! Sarado na ang kaso! Isa itong masaya at napakagandang pagtatapos! Namamanid ang tuhod ko! Wow! Sandali lang! Wait! Sasakay ako! Teka! Hintayin niyo ako! Salamat at nakasakay din ako. Ha? Nakakapagod. Ay. Ha? Ay. Oh no! So kaya napunta yung ballpen ko? Thank you. Salamat. Ikaw pala, Iwaki. Tachibana, pauwi ka na rin pala. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ano ito? Ano itong nangyayari sa akin? Si Waki. Ay, kanina pa yung batang niya sa banyo. Hanggang anong oras ba niya balak maligo? Mekan! Kanina ka pa nagbababa dyan sa bathtub. Anong oras ka ba lalabas dyan? Naghihintay na ang papa mo. Maliligo na siya! Bilisan mo! Apa! Nasisilaw ako. Huh? Maliwanag talaga pag-autumn.
Bakit kaya? Bakit kumikilang si Iwaki? Imagination ko lang ba to? Ha? Huh? Imagination? Walang ibang ibig sabihin yung sinabi ko! Ha? Huh? Uy, patigil naman yan! Oh, yung bawal yan! Sige, sige yan! Grabe! Marami na pagkaya! Gosh, hindi lang imagination yun! Iwaki! Bakit ganito? Para kang isang napakalaking bituin na pinagmumula ng matinding liwanag! Hindi na kita kayang sinandar sa sobrang liwanag mo! I can't help it! Nakakasilaw! Salamat, Yoshioka! Mabuti na lang humarang ka! Ang init! Ang sarap ng pakiramdam na to! Anong nangyayari sa'yo, Mika? Sa paligid ko malapit nang dumating ang springtime. Huh? Ano? Springtime? Ano bang sinasabi mo? Kakaumpisa pa lang ng autumn. Oo nga pala! Ano ba sinasabi ko? Paligid ko nag-daydream lang ako kanina. Grabe ka naman mag-daydream. Kumain ka na, baka gutom lang yan, Mika. Ano bang nalitignan mo, Mika? Kanina ka pa nakarunti dyan. Ay! Ay! Huwag ka titingin dito! Yun lang pala. Mas mabuti pang huwag mo na lang siyang tignan. Kawawa naman. Mukhang malala ang sipon niya ngayon. Oo nga. Kanina pa nga siya singa ng singi. Allergy kaya yun? Siguro nga. Mabuti pa huwag mo na lang siyang tignan. Baka kasi utak na lumabas kakasinga niya eh. Oo nga. Ang pakiramdam na to. Nasa likod pa rin namin siya! Ano bang ginagawa mo, Mika? Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko rin alam eh. Okay ka lang ba? Ayos ka lang? Oo, okay lang ako. Ano gagawin ko? Malapit na kaming abutan ni Iwaki! Bakit, Mikan? Masakit ba ang ulo mo? Mikan! Mikan! Mikan, sumagot ka! Uy! Huh? Okay ka lang? Bakit ka nakatitig kina Iwaki at Yoshioka? Huh? You're wrong. Hindi ko sila tinitingnan. Ganun ba? Hero, ashtray. Atashin-Chi. 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 Atashin-Chi! Okay, magsayo naman tayo ngayon! Magaling ang mama namin pagdating sa pababat spell. Isa yun sa mga talent niya. Mahuhulaan niyo ba kung ano ang ini-spell ng gamit ang bat niya? Bibigyan ko kayo ng clue pagkain itong mayroong butas! Nahulaan niyo ba? At ang sagot ay... Chikawa! Tama! Tama! Para sa pinakabagong balita, ito ang mangyayari sa susunod na episode. Maniwala kayo, hindi nagsisinungaling si Ishida. Gusto nila ng bagong gamit. May buhay ang makina. Alam niyo ba, parang dahon lang ng maple ang kamay ko nung maliit pa ako, pero ngayon parang baseball...